Happy Monday, Mudlang Showtime Onliners. This is Showtime Online. And happy, happy birthday, sa yes, happy, happy birthday. Happy birthday. We love you. Fantastica. Fantastica. Iba yon. Iba yon. Pwede ba i-share sa amin kung isa sa birthday wish mo today? Birthday wish ko is for 2019, happiness for all of us. Happiness wow. And a prosperous 2019 sa buong Showtime family. Uy, salamat na. Yun lang. Pero para sa'yo. Hindi general. Para sa'yo. Para sa akin, yung birthday wish ko ay... isang crown, hopefully. Pero ano, just genuine happiness for myself and good health. Thank you guys. Maraming salamat sa bati. Thank you. Happy birthday. Good luck sa nalalapit mong laban. Yes. Para sa, sa SEA Games. All out support kami dyan. Ano yes. SEA Games? Grabe siya. Taekwondo player? Hindi. Hindi. Grabe naman siya doon. Pero congratulations pa rin dahil siya ay... Ang ating nananatiling defending champion going on her third day. Hindi siya na-lose dahil panalo si April Luz Tolentino. Oy, hindi na lose, si Luz. Na-match man yun. Hindi siya lose. Yes. Na April win Tolentino na yan. Yes. Pero syempre, bago ang lahat, samahan niyo muna kami dito by logging on or pumunta lamang sa youtube.com/showtimeonlineuniverse para samahan kami. Oy, si Maru, na-miss namin si Maru. Kailan ko niya absent. Maru, welcome back! Welcome back! Easy love! Hindi kasi ano. Milk tea! Milk tea! Milk tea! Yes, mamaya. Hindi. Hindi, happy ako gumaling na yung missiles niya. Kasi missiles kasi yun. Oo, pero alam ko, after magka-missiles, di ba 1 week dapat bago ka pumasok? Dapat talaga. Eh, nakakahawa pa ba yan? Okay lang. Grabe siya. Ang kate! Ayan ka nang makate. Tigilan mo kami kahit wala kang missiles, makate ka talaga. Sorry. Oh my gosh. And welcome back din kay Ate Vice. Siyempre. Siyempre. Welcome back. Pero ito, bago. So, gamitin natin ang official hashtag for today na hashtag Showtime Fantastic Lunes. Yes, sobrang fantastic at for sure fantastic na ating mga daily contenders kasi nga aagawin nila ang Golden Mike sa ating defending champion. Kilalanan na natin, unahin natin from Luzon rather, si Maria Luisa Angela Hau. Mouthful. Haba ng pangalan niya. Mouthful yung pangalan how. Niya. How. Maria Luisa Angela Hau. Taga saan ka sa Luzon, Luisa? Sa Binyan, Laguna po. Oy, taga kila R2. Malita namin, Resbacker ka. Opo. Kailan ka ba last lumaban? 2016 po, October po yan. Hoy, 2016 October. Ago. But parang natagal lang ka bago ka bumalik dito sa taong ng tanghalan? 3 years. Nag-focus po muna ako sa pag-aaral po. So kayo hindi ka na-focus kasi bumalik ka? Graduate ka na ba? Graduate na? Hindi pa po. Hindi pa. Anong year ka na ba ngayon? First year college pa lang. Kasi naabutan po ako ng K-12. So mas gusto mo ba na hindi ka inabutan? Kung papipiliin ka? Opo, kasi po at least graduate na po ako. Pero mas okay din naman po na may K-12 kasi po mas kasi mas mas prepared po. Hindi ba mas ano bang course yung AB-com po? AB-com? Hindi ba mas may advantage ang mga nag K-12 than sa mga hindi kapag nag-apply ng job? Yes po. Diba? Kasi may discount kayo sa Meralco niyan eh. Hindi lang siya. Ano ba yung mga discount naman na yun? Kasi ibig sabihin mas marami silang pinag-aralan, yes. Mas broad. Yes. Mas matagal yung iba. Mas ready na. Mm-hmm. Pero after mo ba sumali, ano bang nangyari sa yung pagbabago pa? Ano po, nag-gig po ako. Nag-gig po. Nag-gig ka ako. Din. Sa mga resto bar po. Oh. May mga regular shows ka na ba na? Wala pa po. Oo. So, pwesto-pwesto lang. Hindi, mga racket-racket lang siya. Pero ito naman, saan mo naman na ginamit yung napanalunan mo or nung nakuha mo price noong last design? Binigay ko po dun sa sa ate ko po. Kasi po, inoperahan po siya noon. Nung time po na sumali po ako noong 2016 po. Ano nangyari ba sa ate mo? Saan siya naoperahan? Sa ano po, malapit po sa liver po. Yung spleen daw po. Abdo? Spleen. Abdo ba? Spleen. Diba na yung sister mo ngayon? Opo, medyo okay naman na po. Lahat pa ng tao may party ng spleen. Parang wala ako nun. Hindi ko yung narinig. Ako din. Search mo lang mamaya. Pero kamusta na si ate mo? Okay na siya ngayon. Okay naman na po. Kasama ko po siya. Ah, nandiyan siya mamaya. Oy, nice. Ikaw ba ang breadwinner ng inyong family? Hindi naman po. Pero tumutulong din naman po ako. Tumutulong. Ilan ba kayo magkakapatid ulit? Apat po. Apat.
kaya naman pala magandang kinahinatnan yung kanyang napanalunan o yung nakuhang prize last year. Pero ikaw ito, Romes, baka meron ka bang mga ilang preparations na ginawa, paghahanda para ito sa pag-rest back mo ngayon? Inayos ko lang kasi po dati nung sumali po ako, sinabi po sa akin yung pagde-deliver ko daw po ng kanta. Yun po yung mali po sa akin. Dapat inaayon ko daw po sa lyrics yung galaw ko po. Kaya ayun po inayos ko. Tsaka naalala ko nung sumali siya dito, talagang fan na fan siya ni Katrin. Fan na fan siya ni Katrin. Tama, hindi ko pa sigurado. Diba, tama ako. Alam ko sobrang grabe siya fan ni Katrin kasi diba si Maria Luisa Angela Howe, nanood daw siya ng The House of Us. Ay! Galing, no? Pero mouthful yung pangalan mo. Ano pasok natin yun. Last po na yan. Tawag po sa akin, Eli. Eli. Okay. Ang layo ng Eli sa pangalan. Sa Angela. Eli. Si Eli na lang kasi mahaba yung pangalan niya, di ba? Parang, nasa na ba si Maria Luisa Angela? Di ba? Parang, how? May how pa pala sa dulo. May question sa dulo. How? Pero kung fan ka ni Katrin, sino pa ba iba mong crush at fan? Si po? Sino? Hindi ako. Bakit ka naiya? Pero may iya sa akin. Sus ko naman para matigit po. Si ano po? Ay, ano ba? Alito ba siya ngayon? Opo. Ay! Ba't ka naiya sa akin? Sino na ba ito? Opo, si Ryle po. Ay. Si Ryle. Kaya pala nag-house of us ka. Gusto mo tumabi sa kanya. Ay, naiglo. Masyado na-expect yung isa dun sa dulo. Oo. Ryle kasi, Ryle. Ang sabi ko si Wright kasi tumingin siya dito. Yun pala nasa likod niya si Ryle. So, pa-hopia. Ilang taon ka na ulit? Uy! Question si Jessica. May question si Jessica. 19 po. 19. Okay, ako 20. Pero anong gusto mo kay, nagustuhan mo kay Ryle? Ano po, ang cute niya po sa mga vlog niya po. Nanonood po kong vlog. Ay, thank you. Ako laman ng vlog niya. So, sinasabi mong sa personal hindi siya cute? Ah, sige. Ay. Ano daw? Pwede kasi gamitin yung microphone. Hindi, binubulong ako siya para hindi ma-preempt. Gusto ko pakita yung wallpaper ko si Ryle. Ah, talaga? Sana manalo ka, no? Sana talaga. Sorry, ate, ah. Ala, kinuha na yung sila. Silinawin natin na si Ryle, ah, hindi si Ryle. Sinabi mo na Ryle yun ang vlog ni Ryle. Cute siya doon. Bakit sa personal, hindi ba? Guwapo po siya. Porket, Maru, porket mo akong Vampire Diapers. Ay, pag-2-5. Ipakita ko na yung wallpaper mo. Wallpaper mo lang siya, ka-text ko siya. Hindi, may tinatago siya. Ay! Ano mas bagay kong buhok? Yan o yung ngayon? Ala! May selfie na ba kay ni Ryle? Wala mo po. Wala mo po. Wala mo kayo. Selfie kayo. Mag-selfie naman kayo. Wala mo kayo. Napakaswerte ko naman ngayong araw. 150 lang, 150. Ryle, abot mamaya 2-5 ba? O, picture muna tayo, o. Uwi ka na, uwi ka na. Pwede ka na umuwi. Panalo ka na, okay na yan. Panalong panalo ka na. Pero eto, nandito ka na lang sa tawag ng tanghalan na bang pag pinaglalaban mo, Tromes, baka. Huwag kay Ryle, ha? Hindi po. Kasi po, gusto ko po talagang ipakita pa yung talent ko pa po. Kasi parang, hindi naman po sa hindi ko po binigay yung best ko. Pero last year po parang, nakulangan lang po ako. Nakulangan ka. Opo. So this time, talagang ibubuhos mo na lahat. Push niya na lahat. Thank you so much. Thank you so much sa'yo. Good luck, Ella. Good luck. Thank you so much. Eli, good luck sa'yo. But parang lumit boses mo. Eli, si Ryle. Ryle, si Eli. Sa'yo kayo. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Pero eto, may mga nagre-react din online. Sabi sa YouTube. From Jenjen Legaspi. Jenjen, sabi ko. Legaspi, crush ko din si Ryle and McCoy. Wala naman nagkaka-crush sa akin. Nagtawag na si Nico. Ito naman, sabi naman sa Facebook ni Jobert Alabon. Gwapo ni Ryle. Oh, Nico, narinig mo yung nanay Jobert. Ay, Ryle, nagpamilk tea ka niyan mamaya. Iba yun. Pero ito, maraming salamat madlang onlines na lang. Ang galing nyo dahil tayo ay nasa 180K subscribers na on YouTube. Kanina nagbigay ng deadline si Kuya Ryan. Sabi niya, by October daw, nasa 1 million na tayo. Pero I believe, bago mag-October, magkaya natin ma-reach yung 1 million. Congratulations pa rin kay Kim Serrano Manansala, ang ating reigning queen. Pasok na siya sa semifinals. Yes, congratulations. Oh, congratulations. Abangan natin kasi nagsabi siya gusto niya makapasok sa Hall of Fame. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba itong si Kim. Tsaka dapat man libre siya.
Wag muna. Wag muna, mapre-preempt nga daw yung sabi ni Juliana. May elbow, may elbow. Oh, may elbow. Elbow oh. daw. Oh. Pero tuloy-tuloy pa rin gamitin ng official hashtag for today na hashtag Showtime Fantastic Lunes. Lunes. Yes. And you can invite your family and friends na mag-log in na sa youtube.com/showtimeonlineuniverse at mag-subscribe na kayo para mas lumaki pa ang ating universe. Oo naman, preto. Tawagin na natin ang ating pangalawang daily contender for today na si Mary Hanna Carlom ng Visayas. Hi! Welcome to Showtime Online. Happy birthday to you. Ano bang gusto mong tawag namin? Mary or Hanna? Hanna lang po. Hanna na lang. Hanna. Taga saan sa Visayas si Hanna? Buhol po. Uy! Uy! Si Maru! Wala ano. Taga asa mandapit dito sa Buhol. Taga Batuan ko. Ah, Batuan. Malayo ba yun sa inyo, Maru? Garcia Hernandez ako, so medyo malayo yun. Medyo malayo. Kung saan imong gibuhat dito? Ay, oh. Hanna. Yes po. Ano yun? Kung saan imong gibuhat dito? Akong gibuhat dito kay, usa ko kay estudyante o sideline niya. Bandista. Bandista? Member ka ng band, ibig sabihin. Ang linis ng face mo, Hanna. Pang-artista. Pinipigilan lang niya. Pero diba, Hanna, sabi mo bandista ka. Gaano ka nakatanggal yes, nagbabanda-banda? Magto 2 years na po actually. Pa. 2 years? Pero ilan taon ka na ulit? 19 years old. Ah, pwede na. Kasi pwede na. 18, 19. Eto, paano ka ba pumasok sa pagbabanda? Ano po, nag-start po ako ng acoustic. Tapos, acoustic naman po talaga ako ngayon. Tapos, dalawa po yung banda ko. Mm-hmm. Ano, full band tsaka acoustic. Acoustic. Oo. Oh, oh. May mga regular gigs ka na din. Oo. Uy, pwede mo invite ang ating mga madlang onliners. Mm-hmm. Saan ka sa Buhol yan? Saan sa Buhol? Sa Buhol po, dumayo po kayo sa Panglao, Buhol. No? Uy, ganda dun. Pumunta na rin si Vice dun eh. Si Vice? Uy. Sino ba ang ano mo, pinaka-idol mo, ay kumbaga naging influensya mo sa pagkanta? Si, ano po, si Sara Jeronimo. Oh, si Sara. Maraming ma-idol dyan. Oh. Pop star, oh, of course. Kinsa man crush nimo sa showbiz? Ay, ang galing ah. Si Enrique Hill po. Oh, aray, Enrique. Tinanong ko pa. Oh. Umasa. Huwag ko na kasing tanongin minsan. Ano sa Bisaya ng Umasa? Naglaom. Naglaom, nimo. Finding nimo. Naglaom. Oo, oh, oh. Naglaom daw siya. Si Enrique, nakita mo na ba siya sa personal? Hindi pa. Kasi dahil dyan. 2015, mo pa siya crush. Gaano ka bang fan? Ano yun na yung mga nagawa mong efforts? Ano po, yung pumunta po sila sa Buhol, hinanap ko po sila kaso nakita hindi mo talaga. Umiyak na ako dun sa umiyak talaga kasi pumunta ako sa, ano eh, sa airport. Tapos naghapon na lang, tapos tinanong ko yung mga staff. Wala umuwi talaga na pala, 7 a.m. Sayang naman. Oy, sayang. At dahil dyan! Ay, yan na nga! Alam mo, alam mo! Kaya mo ba to? Oha, oha! Si Nico na lang daw muna ngayon. Nico Hill. Palaging bat. Pero natry mo din ba bumili ng mga merchandise ng mga... Ano lang, yung mga t-shirt lang. Liscan kasi yung ano ko. Oh, liscan talaga. Alam mo, pagkatapos nito, pumasyal ka dyan sa, ano, sa ABS-CBN ground floor. Oo, oh, sa galing ako. Store dyan. Tama, ang galing mo doon. Pero di ba dati meron ding mga notebook yung mga meron. Artista? Oh, yun, uso pa ba? Meron pa rin naman rin. Meron pa rin. Meron pa rin. Notebook din. Nagkaroon din daw siya ng notebook. May mga coffee mug doon na binibenta sa ABS-CBN store, baka nandun yung Liske. Oh. Percentage ka. Pero ang paborito mo movie ng Liske? Paborito mo movie? Yung ano po, yung Forevermore po. Yung Forever. Ay, yung ano po. Oh. Teleserye. Teleserye. Kasi wala akong absent. Tumitingin talaga. In fairness. Pero sa pag... Kapag ba kumakanta ka si Enrique Hilang iniisip mo? Minsan po. Ay, minsan! Kung, ano-ano yung mga kantang si Enrique Hilang iniisip mo? Kapag kumakanta po ako ng Kasal ng Your Love, forever mo yung kanakanta ko, naiisip po siya, oo naman. Bakit hindi, di ba? Oo, oh, oh, yun ang ano, nagpapaganda ng iyong performance. Why not, di ba? Ano bang ginagawa nun ni Enrique Hilang sa isip mo? Uy! Wala ba yan? Sumasayaw lang. Sumasayaw. Sumasayaw. Anong klaseng sayaw? Versace on the floor. Minamagic mic ka daw ni Enrique Hill sa ano. sabi niya, I wish. Charot. Oy, pero pagdating naman sa pagkanta mo, sabi mo ikaw ay nagpo-perform ng mga kasal. Ano pa?
birthdays po, mga ganun. Tsaka may mga event-event na guests, mga ganun. Oh, parang malungkot ka. At balita ko, may sobrang saya ko po. May sideline siyang trabaho. Ano yan? Sa eskwelahan. Kasi natikmang ko yung mga binibake niya. Oy. Ay, ang galing mo. Oy, speaking of nagbibake, ano ba yung binibake mo doon sa ano? Yung mga binibake po namin sa cafeteria, yung kagaya ng mga chocolate cake, oy. Wow. Sprinkles, yung mga ganun. Ito si Don Chang, nagbibake din to. Oh. Baka may... Ikaw ba yung mismong gumagawa ng iyong dough? Oh, ganun po. Ina-assign-assign po kami. Assign-assign yan. Ikaw, asan ka nakatoka? Saan ka nakatoka? Pag iba-iba design, po eh. Pagka... lahat na po. Lahat ganun, all oh. Around? Oh, pinapatry po talaga kami bawat ano. Lahat ng pwedeng gawin. Oh, ito, ito naman. Ganawin nyo naman to para marunong kayo. Ganun. All around naman yan. Oo, dapat ganun talaga dapat para ganun. Kahit saan ka ilagay. Pwede. Pwede. Pero parehas kayo nagbe-bake, no? Sino kaya mas magaling? Dapat mag-bake laban kayo. Oh! Ang galing mo, Don! Aura ka ba? O, kung tinapay ka. Aura siya. Kung tinapay ka po, ano ka, ano ka Ate Mary? Kung ikaw ay tinapay, ano ka? Ilaban mo yan, Ate. Chocorol. Chocorol! Bakit chocorol? Ah, si Don Chang, alam teka ko. Teka lang, teka lang. Mamaya ka muna. Kung tinapay ka, Don Chang, ano ka? Pandaregla. Kasi, uy, pagkain yung pandaregla. Masarap yun, pandaregla. 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 Masarap yun. Oh, yung may kulay pula na palaman. Oo, siya naka-red kasi ako. Pares kayo. Dahil chocorol, bakit chocorol ka? Paglaban mo, bakit? Chocorol ako kasi kulot yung buhok ko. Pwede. You're all and I thank you. Kasi doon dyan daw, pang-third day niya na kasi. Uy, di na pwede yun. Pag pang-third day ng tinapay, minsan ginagawang puding na yun, di ba? Puding na tinapay. Masira na yun. Masarap yun. Pero ito na din lang sa tawag ng tanghalan kahit baking yun na pag-usapan natin. Eh, anong pinaglalaban mo at sumali ka dito? Sumali po ako dito dahil pangarap ko po talagang ano, kumanta at ibahagi po yung talent ko. At makapag-inspire po ng mga katulad ko na medyo hindi po masyadong confident sa sarili na kumanta ng mga malalaking show na ay kagaya ng mga ganitong competition. Yes. Oo. Pero congratulations. Yes, nandito ka na. Kayang-kaya mo yan. Thank you po talaga. Rinay ko po talaga ito. Kaya mo yan. Thank you so much. Thank you, Mary. Thank you so much, Mary. Congratulations. Yeah. Oh. Idiretso na natin sa ating pangatlong contender mula sa Mindanao na si Jezreel Dave Lacida. Hashtag Paolo Season 1. Unbreakable to. Unbreakable si ano bang nickname mo? Jez, pero pag... Jazz na lang. Jazz. Pero yung... Pag ano? Yung Bisaya, sa okay Mindanao, sa Davao, tinatawag nila ako ng Dudong. Ano? Dudong! 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 Dudong. Dudong. O sa mga Bisaya talaga, kadalasan Dudong ang palawag. In general, Inday, Day, Dudong. Inday, Zay. Di ba may iba mga social na ngayon? Zay, Zong. Zay, oh. Pero hindi ba nakaka-open? Zay, Zong. Hindi ba kayo na-open pag binsa tinatawag Dudong? Nakaka-open ba yun pa? Hindi. Okay lang. Ano ba ibig sabihin ng Dudong? Parang... bunso. Batang lalaki. Bunso. Ano yung tutoy? Ganon din. Ganon din yun. Tutoy. Ako, bata. Tutoy. Sa Batangas, ang tawag sa ganyan, utoy naman. Tutoy. Usually, sa Visayas and Mindanao, hindi ginagamit yung tutoy. Kasi iba yung meaning nun. Breast yun. Dibdib yun sa Bisaya. Tutoy. Dibdib yun. Mapalalaki ng babae. So, usually, dudong. Dong-dong, long-long, inday-day. Pero yun slang yun. Lang yun. Slang lang yun. Sabi ni Ryle, salitang English daw yung tutoy. Dalawang laruan. Tutoy. Nakakatawa yun. Ay, hindi naman si Ryle. Habay. Pero sabi, kinabuhat niyo mo sa Davao? Hindi ako nagsistay sa Davao. Dito ka na ba sa Manila? I just got back September. From Vietnam because I was working in Vietnam. I'm sorry. So, my English is only good for 3 minutes. After that, I Kaya pala nickname yun ay Jazz na. Sabi nga. From Dudo na punta na Jazz. Kabase ngayon sa Manila ba? No. Like, I was in Davao since September, so I stayed there for a few months, and I'm going back to Vietnam. Vietnam. Okay, but what are you were doing you Vietnam? Like? I'm working as an English teacher. Uy, parang si ano? Si Raylene Queen natin. English teacher din siya sa Vietnam. How long? Pero may mga gig din ako doon. How long have you been working as an English teacher in Vietnam? I've been teaching for almost 6 months in there. And then 6 months? Yeah, I'm planning to go. How long can you stay to be a teacher in English? How did you get into that job?
Well, I'm undergrad, but I have the certificate to teach English. Okay. You know what? One of our brothers here is very challenged on how you speak, so he wants to talk to you. May I repeat the other question that I said later? How long can you stay in teaching the English teacher? How long? Intindihin mo yan. English teacher ka, dapat maintindihan mo yan. How long? Okay. Ulitin mo yung malinaw. How long can you stay to be a teacher in English teacher? I don't have a plan, so my goal in life is like, I mean my motto in life is like, best plan is no plan. Best plan is no plan. Whatever happens, go with the flow. Go with the flow, in short. Yeah. Why is your goal is like something like that? Di ko alam din. Wala akong plano. Parang free-spirited. Freestyle ang life niya. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Goal at the end of, kapag ba matanda ka na, anong gusto mong ginagawa mo? I wanna travel the world. You wanna travel? But for you to travel the world, you have to have money. You have to have means to travel the world. How are you gonna do that? Find a remote job, like, online. Sige. See. And if given the chance to be like a singer and then like do having like the world tour, so using your voice, yeah, of course, tour. Why not? Let's make it big. Yeah. Bili ba ako dito kay UJS? Si UJS. You, ikaw. Direk! Bakit? Yes. Sorry. Bakit ang tight masyado noon? Ano yung reaction mo doon? Ayun, wala. Ano yung reaction mo doon kanina? Ayoko. Yan! Gandang kulay natin sa TV dahil sa light. Yes, pero nakapag-perform na nga ang ating dalawang contender mula sa Luzon and sa Visayas. Yes, at kasama pa rin natin yung si Jezreel. Hi, Jez Lasida. Yes, pero bago ang lahat, huwag niyo pa rin kalimutan i-invite ang inyong mga loved ones na samahan kami ngayon via logging on or pumunta lamang sa youtube.com/showtimeonlineuniverse. At patuloy pa rin gamitin ang ating official hashtag for today na #ShowtimeFantasticLunes. Oo. Pero Jez, kanina nasabi mo na nagtrabaho ko sa Vietnam. Bakit Vietnam ang napili mo? Di ko alam. Kasi pag yung nag-work pa ako before sa call center, because I was working in call center before, inulit ko lang. May parang promo to go to Vietnam and then I just booked it. Same company? No. Oh. So I just like booked one-way flight and then, yeah. Di ka na bumalik. Doon ka na nag-stay muna for your work. Yeah, so ano yun, nakakita ka ng promo sa isang airline. Uy, mura ticket. Binook mo. Tapos pagpunta mo doon, paano ka naging English teacher? Like, wala akong idea tapos. Pero, at the back of my mind, like, may plano ko talaga mag-teach English before. Nag-apply ka ba doon? Oh, like, nag-walk-in talaga ako sa mga learning centers. Like, hello, are you guys hiring for English teachers? And then, yeah. Luckily, I was able to find one. Wow, oy, okay. Mahirap yun ha, nag-walk-in ka sa mga... Pero diba, kailangan mo ng working permit para magtrabaho? It was like volunteering at first, but then they gave me a working permit. Business visa. So, I can be an employer and I can also be an employee. Galing naman. Ilang taon ka ba doon? 6 months. Six months na yun, kamusta yung cost of living doon? Mahal ba ang mga bilihin? So cheap in Vietnam. Like, much cheaper pa siya in Philippines. Kunwari, meal sa tahali, ganyan. In peso, maybe you can have a lunch for 35, 40 pesos. Wow. I remember the Saka day. Rice. Yeah. Rice meal. I've been there and I'm a millionaire there. We go to the public market. We have 2 million in our pocket. 2 million? Ano bang money ng Vietnam? Vietnamese dong. 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 Oh, ganun yung pera nila. Dudong. Dudong. Si Dudong. Vietnam dong. Tapos pag-check mo yung sa ATM, like, milyonaryo ka talaga. Milyonaryo. Kasi ang pera doon. Million. Magkano bang 35 pesos? 35 pesos is like... 1,000 dong, ganun? 150,000 dong. Di ko alam. Kasi di ko kinoconvert eh. Ois. Pero nakapag-ipon ka ba nung nagtatrabaho ka doon? Oo, pero I always go out at night, so like, ginagastos ko lang for... Pwede ba namin malaman kung magkano ang kinikita ng isang English teacher sa Vietnam? English teacher, when I was there, I'm earning like $15 per hour. US? US dollars.
15 yeah. US dollars per hour. Ilang oras ka nagtuturo sa isang araw? It's an after school program. So it's like 3 to 4 hours lang. 3 to 4. Oh. So roughly in a month, magkano yung nakukuha mo? Depende lang, around like around oh. around how like, much kung isa-sum up mo? Like five, the minimum na nakuha mo in a month. 700 to 800 US dollars. Yeah, something like that. Enough. Tapos na may gig pa ako, so. Ah, nagigig ka okay. pa. Oh. Pero doon, saan ka nakatira? Ikaw din nagbabayad noon. Oh. Saan ka nakatira doon? Nag-rent ako ng studio. Studio apartment. Studio. And it's so cheap. It's like $250 lang. Per month. A month. Kasama na kalaki. Oh, kasama na lahat. And I was living with four roommate, housemates. So it's like a building. Then we have separate rooms and we share the same kitchen. Parang gustuhan mo talaga yung lifestyle dyan sa Vietnam. Whatever happens here, do you plan on going back to Vietnam and tuloy yung teaching mo? If the result here is like positive, then I will really stay here. Because like I'm Filipino and I love my country so much. Pero ito, aside from na-experience mo yung pagtatrabaho sa ibang bansa, ano ba yung naging main reason mo bakit mo naisipang sumali dito sa tawag ng panghali? Pinaglalaban mo, ba't ka sumali dito? Yes, that's a good question. Naudot kasi yung pangarap ko before. Like, I stopped singing for like a few years kasi audition ako ng audition tapos di ako nakukuha. Then parang na-demotivate ako. Saan ka ba nag-audition? Mga singing contest? Oh, mga singing contest. Tsaka mga online contest din. Okay. So ngayon, pagpapatuloy mo. Yes. Papatuloy niya yung career niya. Hopefully. Yes. Thank you so much, Jezreel. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dudong. Ayan, magbasa muna tayo ng mga komento galing sa ating online world. Galing kay Amanda Gamboa. I'm a food tech student and we don't work inside the kitchen. We work inside the laboratory. We formulate and innovate food. More on the scientific side of food. Baka ibang side naman yan. Ito ba yung mga gumagawa ng mga vegan or organic choo-choo, mga ganyan ba yun? I see. Processed food. Mm-hmm. Oh, ito na, Nico, para sa ito. Sabi sa YouTube ni Charmaine, Roland, crush kita, Nico. Uy, salamat sa pinsan ko, ah. Mga pinsan mo ba yan? Pinexo sila, eh. Oy, may isa pa, sabi din ni Angelica Bautista, hi, Nico, ang pogi mo. Magkano abutan? Parang, kailangan pa mag 3 years bago niyo ma-realize, ah. Magkano abutan mo? Wala. Oo, pero ito, tawagin na natin ang ating defending champion na si April Luz Valentino ng Metro Manila. Hello po. Her fourth day na today. Oh, fourth day na. Congrats. Anytime defending champion. Wow. Uy, pansin ko kay April Luz, friendly siya. Lahat ng mga contender na nakakalaban niya bago maglaban, Selfie. Keep your enemies close. Bakit down. Uy, grabe ka naman. Mabait lang talaga siya. Okay. Sana. Pinakalaban ka na ba dito, nakakilala mo talaga? Ay, wala pa po. Wala pa. Wala pa. Yung kinilala ko lang po talaga sila kasi magagaling po kaming lahat. Yes. Kailangan namin maging friends. At saka sa work niya talaga kailangan mo ng may small talk ka, di ba? May rapport ka sa tao. So it goes to show na ganun talaga yung personality mo. Opo. Pero let's speak of personality, para mas makilala ka pa namin, meron tayong mga photos na i-show. Kaya, Chantel, first photo please. Doon sa amin, sa bar namin. Tapos yung DJ din po doon sa may disco. Magkaiba po yun. Anong name nung bar ulit? Rapture Cafe Bar Rapture po. Cafe. Saan niya ulit yan? Sa Cubao po, Aurora Boulevard, Corner Harvard Street. May naging guest na ba kayo dyan na lumalabas sa TV? Si The Ring? Opo, mga... Ano di, mga totoo naman. Sa Dako.
Meron po, pero mga comedian din po sila. Comedian. Opo, mga host din. Magkano daw yung abutan dyan, si Nico nagbabalak. Ay, naku, pwede po si Sir. Gusto ko talaga, matrix. Si Ryan Bang, kinikwento niya sa akin, doon daw siya na-train sa Zirko. Ah. Si Ryan Bang. Oo, talaga. Sabi niya. Yeah, pagpapatawa. O kasi maganda nga namang training ground yung mga ganyan. Opo, masarap po magtrabaho sa comedy bar. Yes. Miss April, sorry, ngayon lang kasi kita nakita. Gaano mo nakatagal ginagawa yung mga yung trabahong ganyan? Ah, dito po sa comedy bar, 3 years po ako dyan. Noong June 2015 po ako pumasok. Okay. Regular lang na yan lang o may ibang bars kapag pinupuntahan? Ah, meron pa po akong isang bar na kinakantahan. Parang comedy bar din po siya. Okay. Sa... Okay, sa Metro Walk. Meron din sa, sa Metro Walk. Meron din yes. Po sa Metro Walk. Katabi ng emotion hangs yung bar nila. Kailan ka ba nagigig dyan sa mga yan? Ayan sa Rapture Cafe Bar po. Off ko po dyan ng Tuesday and Wednesday, Thursday. Tapos yung sa isang bar ko po sa may Metro Walk, Tuesday po ako doon. Ayan, so 5 days a week, 5 nights a week po. Maraming na-discover sa mga comedy bar, oo, no? Oo, totoo. Advice, totoo yan. Tsaka nakakatawa talaga pag nandyan ka. Ako, tanggal opo, problema. Sobra. Oo. Next photo tayo, please. Ayan, oh. Kasama ko po sa trabaho, parang nag-contest po sila niyan. Every ano po, parang prime time po nila. Yung nagbe-beauty pageant po sila. So yun. Oo. Mm-hmm. Meron po ba tayong next photo? Pa-show yes. Na please. Itong isa, yung naka-off shoulder. Tapos yung isa, comedian po. So, pareho po silang gay. So, yan, umiihi siya na nakatayo. Kaya pinicturean ko. Kunwari, magugulat siya. Kasi mukhang babae din po itong isa eh. Ay, so, kaka-captionan mo ba yung picture? Anong kaka-caption mo? Huli kabalbon. Ayun, yun ata yung, hindi ko sure kung yun yung caption ko. Ah, di ba? Sabi ko na sa sit down, we're rocking the boat. Pero ayan, maraming salamat thank and good luck thank sa you. God bless. Miss April Luz. Yes, Valentino, thank you so much. Mad love people, patuloy lang gamitin ang ating official hashtag for the day. Hashtag Showtime Fantastic Lunes. Yes, and kalimutan mag-log in sa youtube.com/showtimeonlineuniverse. Pero one big congratulations to Mary's Hannah Carlon from Visaya. Oo, dahil siya nakapaka siya yung daily winner natin. Pero ito, tawagin na rin natin ang ating reigning queen na pasok na rin sa semifinal, si Kim Serrano Manansala. Hi, Kim! Hi, Kim! Congratulations! Congratulations, Kim! Thank you so much. Yan o, pasok pang na sa third semifinal. Oo, pasok ka na. Ibig sabihin, 7 laban na lang. Oo, yung pag-anak ko. Yung kinagol. Yes. Gusto mo ma-achieve, di ba? 10 days ako mag-stay dito. Pero ito, syempre, huwag natin patagalin pa ang iyong mga Becky Bular, yung lingwahe na iyong idadagdag sa amin ngayon. Ano nga ba ito? Yes, pinag-isipan ko to kanina sa ano sa cafeteria. Sige, ano yung mga yan? Number one is Murashiwa. Mura! Anong mura? Minumura nyo? Si Mura. Gusto namin ng mura. Hindi, mura lang. Ano? Affordable. Cheap lang. Ano ba yan? Parang, siyempre, gusto natin yung mura. Kasi naman, nandunagat yung word, Murashiwa. Hindi, kasi ano yan? Ang tawag nito, may level. Level 1 lang yun. So, medyo easy. Ah, okay. Easy lang. Ay, gusto ko yung may level 1, level 2. Level 2 naman, level 2. Intermediate ba tayo yung next niyan? Oo. Next. Number 2 is Kyoroba. Kyoroba. Yung... Cute? Kaya. Ay, ito siguro medyo far from what you're thinking. Mag-cure. No. Kyoroba. Maglilibag ka. Ano? Mabaho. Kadiri. Kaya nga, kadiri yung maglilibag. Ay, hindi. Very wrong. Mabaho. Kyoroba. Mabaho daw, sabi ni Nico. Hindi mabaho. Kyoroba. Ay, hindi. Kuba. Kuba. Ay, hindi. Kapampangan ba to? Kyo. Feeling? Mataba. Hindi feel. Ay, very good. Ang galing yes. Pa! Ano? Mataba. Mataba. Oh, that's so nice. Paano ko nahulaan? Oh. Sayang wala si Wright. Hindi kasi mataba. Sabi niya kapit yung tapos mura kung muna yung pagkain.
Mas madami kong kakainin, kaya kuyoro baka. Ang galing. Ay, wit lang. Ah, wit sige, lang. Oh, winner, wit lang. Oh, ang pangatlo mong yung Becky. Yung pinakamahirap na. Ang pangatlo is makyongkad. Matangkad. Kala ko, pinakamahirap siya. Ah, bonus yon. Bonus round lang pala yon. Bonus round. O, mag-recap na tayo. Yung Murashiwa, mura, Kiroba, mataba, makyongkad, matangkad. Matangkad. Meron ako. O, sige, oh, wala, meron na siya agad. Ang bilis. Go, Nico. Ang betchay ko sa omelet ay yung makyongkad, Kiroba, at Murashiwa lang ang maintenance. Ay! Ano yun? Ano yung omelette? Bakit sinatawa? Anong omelette? Lalaki. Ah, lalaki pala yung omelette. Ano ba? Bagong word din ng ano yun. Ekibularyo. Magdadagdag din sa dapat si Nico na lang eh. Huwag na lang yung mga ano natin, mga queen eh. Next time, magpapa-coach ako sa'yo ha. Kasi parang mas... Masarami siyang alam sa'yo. O, si Ryan, Meron ako. Meron akong kilalang makyongkad pero Kiroba kasi Murashiwa walang ang pagkain sa kanila. Ang pangalan, hashtag Maru. Oh my gosh! Paki-close up. Tingnan pero, mo kung pero si Maru kasi payat na. Pumayat na si Maru. Oh, pumayat. Sa haba ng leg ko na to, sabihin mo mataba pa. Na-miss ka lang ni Ryan. Tama. Pero dahil dyan, Miss Raining Queen, ikaw. Meron ka bang entry? Oo. Wala eh. Gawa na lang agad. Oh, habang nag-iisip si Raining Queen, sabi sa YouTube ni Ronel Bordeos, crowdsourcing. My cousins from Sweden want to visit Showtime before going back abroad. Paano makakuha ng tickets? Sa KTX po. KTX.com. Or yes, Studio Tours. Yes, Studio Tour. Oh. Oh, ito naman, sabi sa YouTube ni Paul Makidato, happy 180,000 subscribers. Ang laki na ng universe. Malaki pa natin gawin nating 1 million this year. Mm. Ito naman galing kay Sita Gamurot from YouTube. Welcome back, Vice Ganda. We miss you watching from Hong Kong. Thank you so much sa'yo. Meron ka na ba? Try ko ha. Go. Okay, let's go. Anix itetch Murashiwa, Kiroba na makyongkad pay. Tinanong? Tanong siya. What's that? Anong sagot? Mura na matabang. Oh, kamote. Yung binibenta ni Nanay Kuring, lumpiang toge. Yes, perfect. Oh, perfect. Thank you so much. I hope to meet good you luck soon. Pa rin. Again, tomorrow na. Yes. Of course. Thank you so thank much. Thank you po. Bye-bye. Yes. Right after it's showtime, Kadena ng Ginto po. And Kadena after Kadena ng Ginto, Los Bastardos po. Ngayong February po, Project B. And Mag okay, ganda po. And Pinoy Big Brother, Bring It On mamaya ay 9:30 p.m. Bagong set of adult star dreamers yung natitira pa, ipapasok na nga po ng camp today. Tonight. At panoorin niyo po ang High sa I Want. Kasama ko po dyan si Don Chang, Rhea Taide, Marcus Patterson, at marami pang iba. You happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yes, Luke, let's link together again. Happy birthday, Jessica. Happy Jess, happy, Luke. Hooray. Happy birthday, Jess. Wish first. Yay! Yay! We love you so much. What's your wish, Jessica? Secret. Thank you guys so much. And to everybody that's been greeting me online. And thank you, Showtime Online family team. Ay, we love you, Jessica. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Birthday na ni Jessica. Yay, happy birthday. Birthday na ni Jessica. You know, Jessica, we wish you all the best in whatever you are planning to do in the future. Nandito kami lagi sa likod mo to cheer you. Yes! Yes! Happy birthday. Happy birthday. Love you guys. Korean dinner na later. Wow. Dapat pala siya yung libre. Mamaya may pa ata si Jessica. We're not all invited, ha? O yan, sabi ni Jessica, close ko daw, baka ako saan pa mapunta niya. Sabi niya, hindi na niya alam kung ano talaga. Maraming salamat sa lahat ng nakitutok, nakitambay sa amin tayo. Magkita-kita ulit bukas dito lang sa pinakamasaya, pinakamalaki at lalo pang lumalaking universe ang Showtime! God bless you guys, we love you!